Mga ka-hunters, ito po si Clicker's Compass para sa bagong video namin ngayon. May nag-request sa amin na puntahan daw ang kanilang lugar upang tingnan kung ito ba ay legend. Nang napuntahan nito ni Henderson ay nakita niya na napaka-legend po ang isang sign. Sa paglikod ni Henderson ay nalaman niya ang ibig sabihin nito ay treasure and triangular trees or and triangular rock. Sinukat ni Henderson ang isang sign upang malaman niya kung gaano kalayo ang counter sign nito. Gumamit siya ng compass para malaman din niya at matuntun kung saan ang counter sign na to. Ang counter sign ito ay may nakasulat na diamond na kung ibig sabihin ay may nakabaon sa ilalim nito. Dahil sa diamond na nakasulat sa malaking batong ito ay kaagad tinesting upang malaman kung may laman ba ang bato na may nakasulat na diamond. At aming nakita ang isang precious stone na may kulay itim na nakuha namin sa ilalim ng batong ito. Sa pamagitan ng batong precious stone ay nalaman namin na ang laman ng batong ito ay salang palang giveaways. Dahil sa giveaways lamang ang aming nakita sa ilalim ng batong ito ay dapat naming matuntun ang big deposit kung saan ito nakalagay. Dinikod kaagad ni Henderson kung ano ang ibig sabihin ng mga bitak na bato sa ibabaw nito at kanyang napagalaman na ito ay isa palang ilog at specifically isang talon o waterfalls sa kalayuan ng batong ito. Pinuntahan kaagad ng aming team upang makita namin ang isang waterfalls na tinuturo ng isang bato. Naghanap kami ng mga sign doon sa waterfalls para matuntun naman namin at malaman namin kung ano ang ibig sabihin nito. At isa sa aming nakita ay ang bato na may tatlong butas na ang ibig sabihin ay isang kuweba, yungib o isang tunnel. Dahil sa ang isang sign ay pahalang ang porma, ay kinumpasan kaagad ng aming team upang malaman kung ano ang tinuturo nito. At ang tinuturo nito ay isa palang tunnel sa ibabaw ng bundok. Kaagad inakyat ng aming team ang bundok upang makita namin ang tunnel na tinuturo ng isang bato. Pahirapan ang pag-akyat sa bundok dahil ito pala ay isang bangin na isang pagkakamali mo lang ay mawala na ang lahat. Nang inakyat namin ang bangin ay laking gulat namin na tumambad sa amin ang isang malaking ahas na kulay berde na napatay pala sa isa sa kasama namin.
Patuloy pa rin ang aming team sa pag-akyat sa bangin para matunto namin ang kuweba na tinuturo ng bato. Tek-tek natin dito, mga hunters. Dandahan lang tayo. Kasi grabe. Napakadirect na bangin dito. Ayun na. Ito na. Dito na tayo. Sa wakas ay natuntun din namin ang tinuturo ng bato na hindi pala isang kuweba o yungin, kundi isa palang napakalaking tunnel na gawa talaga ng hapon. Almost mga 10 feet. Ang tunnel na to ay may taas na 20 feet, may lapad na 3 meters at may haba na 15 meters galing sa entrance hanggang sa dulo nito. Sa bawat gilid ng tunnel ay makikita ang nakaukit na linya na nakaharap sa isa't isa. Ang tunnel na ito ay may formang letter T. Sa gitna nito ay makikita mo ang dalawang linya na nakaharap sa bawat isa. Ang entrance nito ay nakaharap sa north at ang dalawang kwarto ay nakaharap sa kumpas na east at west. Sobrang dilim lang. Yan, may extension pa yan. Nagpatuloy pa rin ang aming team sa pagpasok ng tunnel at tinignan ang bawat gilid nito at itaas kung meron bang sign na nakalagay o di kaya yung mga giveaways na inilagay sa gilid nito. At sa wakas ay nakita rin namin ang simento sa flooring ng tunnel na to at ang mga kumikinang na hindi namin alam kung ano ang mga ito sa loob ng tunnel. So, grabe ito mga hunters, no? Hindi ko ma-imagine na napaka nasa gilid dito ng talampas, nasa bangin. Imagine mo sa ibaba po mga hunters, doon sa ibaba, doon ando sila sa ibaba yung pagsama ko, siguro mga 1000 meters or 500 meters galing sa may kalsada. Ayan sila mga hunters. Nandoon sila sa ibaba naghintay kasi hindi sila makakyat dito kasi napakatarik. So, mga malalaking tao yun. So, hindi nila kayang akyatin do. So, ito yung itsura na sa labas mga hunters. Yun, yung malaking sapa. Yun. Yang malaking bukid na kami. Ito, ito yung sa gilid. Mga kahoy, punong kahoy. So, ang sakin, doon sila sa baba. Hintay lang na kami na lumabas. At maraming salamat sa panunood at sana magustuhan nyo ang video ito. At once again, ito po si Clickers Compass. At huwag kalimutang i-subscribe ang aming channel at i-click ang notification bell
para updated kayo sa susunod naming video. Maraming salamat po.